So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babang palang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating babalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling informations na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga pro-China ng mga vloggers, mga kababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos My Session sa katakala, mga kababayan, ang kailang mga paninira ay magigitotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube. Pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat, mga kababayan, and a happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before na magsalba, mga kababayan, well, syempre, alam na ho natin lahat na kung saan. I-check muna natin dito kung sino yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At sila pitong tinatawag po ng mga keyboard wars, mga kababayan. At nandito sa listahan, anong una po, si Rebel Ferrer Official, meron siyang 104 na mga comments. Nandiyan rin po si Eduardo Cartera, meron siyang 47 na mga comments. Shane Sibal, meron siyang 31 na mga comments. Inge Mentisa, meron siyang 28 na mga comments. And Alicia, meron siyang 14 lahat na mga comments. Again, sa kasama po sa ating mga keyboard warriors or ang ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating mga silent viewers dito po sa ating channel and also thank you so much po sa lahat ng mga nag-comments dyan sa ating comment sections. Thank you so much. At syempre mga kababayan ko, well, pasalamatan rin po natin ang ating mga channel members. Nandyan po sila si Edmond Casillejo, Barbara Butler, Lia Ann, Jose Benjoy Piquez, Gold Digger, Iba Ponsalan, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fizz Calante, Rasita Roel, and Bia Bibar. Pasalamatan rin po natin ang nabigay sa atin ng Super Thanks or pangkalamansi ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Carclia F. Nabigay sa atin ng $10. Thank you so much. At syempre, i-greet rin po natin ng Happy Birthday si Eden Villaflor. That is greetings from Tita Carmen Villaflor of Toronto, Canada. At kasama rin po natin ng araw si Simply Tokes Vlog. Kilala ba natin si Simply Tokes, mga kababayan? So actually, magaling rin po yan na vlogger. Isa po siyang pro BBM po na vlogger, mga kababayan. At syempre, kasama rin po natin ngayong araw si Sir Joselito Salunday. At saka i-shoutout natin ang kalang grupo, ang PhilAm Group of Southern California. At syempre, kasama rin po natin ngayong araw ang mga member po ng The Way of Salvation Church in Hawaii. Greetings from Danilo Castro. Nandiyan rin po ang mga membro ng Mormons, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Nandiyan rin po ang mga membro ng ni Brad Ellie or members of the Church of God International, INC. Nandiyan rin po mga Iglesia ni Cristo, mga membro po ng El Shaddai. Saka thank you so much po na lagi niyong tinatangkilik po ang ating channel. At saka sinamahan niyo po ang laban po ni Sir Ivan. Kasi ang laban po ni Sir Ivan, ang laban po ng ating channel, laban po ng taong bayan, mga kababayan. Okay, so anyways, ay kumusta ang lahat? How are you today? Praise the Father! Hey! Kumusta nga pala yung mga Palmong Lip Girls, mga kababayan? Alam niyo ba na naging vlogger na ho sila? Official na po na vlogger. Kasi meron itong lagi pong timitira po ito kay BBM. Ang Palmong Lip Girl, mga kababayan, yung lagi pong nagsabi na praise the Father, gusto na nila po na pababain po sa pwesto si BBM. Gustong pagpa-resign ni mga kababayan kasi daw si BBM bangag daw. Grabe man, ano, grabe man nalita kasi nga idol niya ito pong si Hitad, mga kababayan. Idol na idol kasi nga yung ginagamit niya na mga ano, na mga wordings, yung mga sinasabi niya galing po kay Hitad, mga kababayan. Like for example, yung Jotang Jenames, yung ganun, Gorgor, basta mga wordings po na ginagamit niya galing po yung kay Hitad kasi idol na, mga kababayan. At ngayon po, ginawa na nilang mother ito pong si Hitad, mga kababayan. And speaking po of Hitad, speaking of Hitad, mga kababayan, kasi nga meron siyang ano, meron siyang inilabas ngayon na post doon sa Facebook account niya na ito daw dokumento na to nagpapatunay na totoo daw yung sinabi po
ni FPR din mga kabayan during po doon sa kanong sa nangyari po sa rally doon sa ano mga kabayan. Sa rally nga pala doon sa Davao City, yung ano yung pagmumura rally nila doon, yung maisog na hakbang ng maisog yata yung tawag noon. Na kung saan sabi niya na si PBM nasa listahan daw ng PDEA mga kabayan, nasa listahan daw ng narco list. May nilabas na po si itong sitad na dokumento na kung saan marami dito ang natatanong po kay Sir Ivan. So actually, siyempre, marami pong na-forward sa atin na screenshots na yun po yung dokumento daw. Sabi nila, dokumento daw ito na galing po sa PDEA na nasa listahan talaga si PBM at saka ready na pala daw yung mga taga-PDEA para po i-aresto itong si PBM kabayan. But don't you worry, alam niyo po si Sir Ivan. Nung tinanong ko po yung dokumento mga kabayan, abay marami kong nakita doon ng mga butas. So nasasabi ko talaga dito, itong si Hitad, alam niyo na po si Hitad na wala na po itong kredibilidad at hindi na po dapat ito paniniwalaan. Pero siyempre, marami siya ditong mga followers, meron siyang mga engagement at marami rin po siyang mga nauto dito mga kabayan. So yung kanya mga nauto po ng mga viewers, yun kasi ang magpapakalat. Kasi nga ang kanilang puon, ito pong kanilang mother na si Hitad, lagi pong napapakalat po ng mga fake news araw-araw mga kabayan. So sa ating mga PBM po ng mga supporters, mga lolista, mga Marcos, don't you worry kasi explain natin yan mamaya at saka i-debunk natin po itong sitad mga kabayan. Babaliktaran natin. And also, pag-usapan rin po natin, I think most of you, alam niyo na po yung issue, doon po sa ating mga kababayan po, mga indigenous people sa Boracay mga kabayan, yung mga ate, kasi nga meron pong balita na kung saan, 'di ba, medyo kinancel po ang kanilang lupa mga kabayan. Na yun po inaward po sa panahon po ni FPRD. I think that is year 2018 yata if I'm not mistaken. Ito pong mga katutubo diyan po sa Boracay. Sa hindi pa po nakakaalam, siya nga pala sa ating mga kababayan na hindi pa po alam na before po nagawa or before po nakilala itong Boracay, mga Boracay Beach, just po sa Boracay mga kabayan, meron na pong nakatira diyan ng mga katutubo, indigenous people. So marami sila mga kabayan. So probably siguro na mga 40 years na po sila diyan, 50 years, matagal na po sila mga kabayan. So last administration kay FPRD, binigyan sila dito ng lupa mga kabayan. At saka sabi pa nga doon na official na talaga yun. Or totoo naman talaga na official na yun na in-award sa kanila. Pero ang problema kasi ito mga kabayan, doon nga pala sa nag-forward sa atin ng balita na yan. Kasi ang gusto niyang marinig po ang ating opinion dito, analysis. Alam niyo po, ang issue na yan, kasi nga yan po'y talagang pinainit po ngayon, lalong-lalo na ng mga pro-China ng mga vloggers mga kabayan. At ito rin pong sila si Crescent, sila si Trixie, ito rin pong si Hitad na kung saan ginagalit niya ang taong bayan. Kasi gusto na dito na magalit po yung taong bayan dito po sa gobyerno po ni PBM at lalong-lalo na kay PBM. Pero ano nakalungkot dito, kasi nga si Trixie mga kabayan, sumakay siya na kung saan alam niya po ang totoong nangyayari dito. Ang problema kasi, ito lang po no, ang problema kasi dito sa previous administration, hindi kasi na ito muna pinag-aralan mga kabayan kung anong klase na tunay, kung ano bang tunay na klasifikasyon ang lupa po bago yun in-award doon sa ating katutubo po ng mga ETA or mga ate. Ang gusto lang kasi doon ng previous admin mga kabayan na parang gusto na ipamukha dito sa taong bayan na natulungan nila yung mga katutubo natin, mga ate, at saka siyempre para po mahumot, para po bumango ang kalang pangalan mga kabayan. Basta lang po makapag-award dito. Pero hindi muna nila tinignan po kung anong klase po or tunay na klasifikasyon po yung lupa na yung mga kabayan. Pero may nangyari kasi in the future. Yan po ang hindi lang iniisip. So kung ano pong nangyari mga kabayan, pag-usapan natin yan mamaya. At syempre, pag-usapan pa rin po natin, ito pong tungkol po kay BP Sara mga kabayan. Kasi nga hanggang ngayon, or actually, mayroong kumalat ngayon na picture na sabi nila, nagsalita na daw itong si BP Sara mga kabayan tungkol daw sa issue dito ng West Philippine Sea. Pero alam niyo ba ang kanyang sagot mga kabayan? Sabi lang doon sa picture ha, sabi doon, pero I think it's a parody yata eh. Kasi nga, puro in-check mga kabayan. Puro po insik ang sabi doon, pero ang naintindihan lang po ni Sir Ivan, ang word lang po na syukran. Puro lang syukran. joke lang naman yan eh. Alam ko, parody lang yung mga kabayan. Kasi nga hanggang ngayon, hindi pa rin po nasalita itong si Pepe Sara. At saka, ang taong bayan, nanawagan na talaga dito at saka nagtataka na sila bakit hindi po kayang sabihin ni Pepe Sara na ikundina niya
yung ginawa po ditong kabulusugan, kahayupan po ng ano ng taga China doon po sa isyu ng West Philippine Sea. 'Di ba? Pati na rin po yung ating mamabatas, kinul out na si Pipisara, makaabayan. Kasi nga mandato naman talaga niya or trabaho niya, makaabayan, na magbigay dito ng mensahe, ng advices po doon po sa ano sa National Security Commission o committee na ano tungkol dito sa national issue, makaabayan, or national security issue. Kasi nga nangyari diyan sa ano sa West Philippine Sea, ulitin ko lang po, national security issue dyan, makaabayan. So dapat talaga at mandato talagang magsalita po itong si Pipisara. Pero questionably, saan ba talaga sa dito nakadapig, makaabayan? Yan po ang question. At syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitaw ito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start, makaabayan, well, syempre, kakumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ang ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga seniors, shoutoutsen, hala po, kumusta, kumusta? I'm having po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahan ulit ng makaabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po makababay nating DDS all over the world. Hello mga kabayan, lalong-lalo na maraming salamat sa Unity supporters. Immigrants, thank you so much sa ating returning viewers, sa ating mga solid supporters ng Sir Ivan, mga sugal listening channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, welcome rin po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok listening channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so syempre, welcome rin po natin ating mga kababayan po, mga pinklawan at saka yung mga dilawan. So again, welcome po lahat dito sa ating channel. And also mga kababayan ko, please don't forget na isubscribe rin po natin ating bagong channel, ang ating second channel mga kababayan, yung Bagong Henerasyon TV. So kung meron ko yung time, so pwede nyo pong bisitahin mga kababayan at saka isubscribe rin po. Baka ano, in the future, doon rin po tayo mag-upload po ng ating vlog mga kababayan. Okay? At saka don't forget also to like our video and don't forget also to subscribe sa itong channel sa hindi pa po nakapag-subscribe. Again, thank you so much. So una po sa ating ano, ibabalita mga kababayan, well syempre, dito muna tayo sa good news. Nang saan? Yung kababayan natin, mga mamabatas, mga makaabayan, kasi nga aside po doon sa nag-react sila sa inilabas po na survey ng Pulse Asia tungkol po doon sa ano, tungkol po doon sa Chacha makaabayan sa economic provisions, na kung saan sabi daw doon sa ano sa survey na 88% ng ating mga kababayan pong Pilipino hindi po nila papayagan na amindahan daw yung economic provision o yung Chacha makaabayan. Pero yan po yung sinagot po ng ating mga mababatas. At the same time, meron pong balita po tungkol sa good news, tungkol po sa ating mga investment, pati po sa ekonomiya ng bansang Pilipinas makaabayan. So for more details, let's watch this. Nanindigan ang mga kongresista na kailangan ng maipatupad ang economic charter change upang patuloy na lumago ang ekonomiya ng Pilipinas. Pumalag din ang mga mambabatas sa isang survey ukol dito. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Unti-unti nang nagbubunga ang mga pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para maparami pa ang mga foreign direct investments sa bansa. Ito ang sinabi ng liderato ng Kamara kasunod ng bagong assessment ng HSBC Global Research. Sa isa nilang komentaryo, iginiit ng research firm na malaki na ang pagbabago sa pagpasok ng FDI sa Pilipinas ngayon kumpara noong mga nagdaang dekada. Patunay na bumubuti na ang lagay ng investment environment sa Pilipinas. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, malaking tulong sa pagpapaigtig ng pamumuhunan sa bansa ang mga pagsisikap abroad ng presidente na sinabayan pa ng pagpirma niya ng mga bagong batas. Kaya't sa ngayon, nakikita na anya ng mga foreign investor ang Pilipinas bilang potential profitable investment destination. Sang-ayon din dito si House Deputy Majority Leader Janet Garin. Siyempre, if there is peace and order in our country, papasok ang mga investors. Kailangan na lang siguro is to improve the bureaucracy. Kasi napaka-importante nun sa investment environment. Yung mga one-stop shop, yung mabilis na pagtugon sa pangangailangan, yung hindi patutulugin ang mga papeles sa loob ng mga agensya ng gobyerno. These are all
malaki ang balik nito sa taong bayan. Kaugnay nito, muling binigyang diin ng mga kongresista ang kahalagahan ng economic charter change para patuloy pang lumago ang ekonomiya ng Pilipinas. Bago ang Holy Week break, inaprubahan na ng Kamara ang Resolution of Both Houses No. 7 na siyang magbibigay daan sa economic chacha at ang hinihintay na lang ngayon ay ang magiging aksyon ng Senado ukol dito. Pero sa isang bagong survey, lumabas namang mayorya ng mga Pilipino tutol sa pag-amyenda ng konstitusyon, bagay na inalmahan naman ng ilang kongresista. Ang pinag-uusapan kasi is chacha, economic chacha ngayon. Pero ang nakasaad doon ay yung mga proposal ng previous administration na kinumbine sa proposal nitong current administration. That's one. Pangalawa, yung conclusion niya na marami or 75% sa mga Pilipino ay ayaw sa economic chacha. Mali siya dahil 75% ng mga tinanong mo ay walang alam sa konstitusyon. So paano mo masasagot yung isang bagay na tinatanong ka, babaguhin ba natin to? Eh hindi mo nga alam ano yung laman nun eh. Sang-ayon din dyan si House Deputy Speaker J.J. Suarez at git niya, nagdulot umano ng kalituhan ang mga tanong sa survey na iba ang direksyon kumpara sa itinutulak nilang economic chacha ngayon. Una nang sinabi ni SDS Gonzales na mahalaga ang economic chacha para matugunan ang mga kasalukuyang hamon sa bansa. Dagdag pa ni House Majority Leader Manix Dalipe, bagamat nirerespeto nila ang survey, hindi dapat ipagsawalang bahala ang mga malalaking isyo ngayon na dapat tugunan ng Kongreso. Sa April 29 pa magbabalik sesyon ang Kongreso, pero pagtitiyak ng mga mambabatas, patuloy naman ang kanilang magiging serbisyo at pagtutok sa mahalagang isyu ngayon. Well, gagawa tayo ng sarili nating survey, makabayan. So, itatanong ko lang po dito, pabor ba tayo or agree pa tayo na aminahan po yung economic probation, makabayan, yung ating constitution? Please comment down below at babasahin nyo yan mamaya ni Sir Ivan. Okay, so isundan po natin sa ating balita, makabayan, kasi nga I think some of you na alam nyo na po na si General Acorda, yung PNP chief, makabayan, pinalitan na po. Siya po yung pinalitan na dito ni ano ni Police General ni ano si yung si Romel Romel Francisco Marvel, makabayan. So kahapon siya na po dito'y ano siya na po dito'y bago na PNP chief natin diyan sa Pilipinas, makabayan. So for more details, let's watch this. Buo ang suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang itinalaga na bagong liderato ng pambansang pulisya na si PNP Chief Police General Romel Francisco Marvel. Narito ang ulat. Pinangunahan kanina ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang change of command ceremony sa Campo Crame. Dito, ipinahayag ng Pangulo ang kumpiyansa kay Marvel. Ayon sa Pangulo, naniniwala siyang magagampanan ng kauupo lamang na pinuno ang tungkulin nito bilang leader ng mga tagapagpatupad ng batas at may pagpapatuloy nito ang nasimulan ng pagbabago ng kasalukuyang administrasyon sa hanay ng kapulisan. Dagdag pa ng punong ehekutibo, kumpiyansa siya na maisasakatuparan ni Marvel ang responsibilidad nito na protektahan ang kapayapaan ng bawat mamamayang Pilipino. Police General Marvel, you have my full confidence and my full support as you begin to champion a police that is pro-God, pro-country, pro-people, pro-environment. Today, what we witness is not just a change of command, but a pledge to stay the course and to step up work. In the PNP, leadership changes and new assignments are given, but the mission remains to serve and to protect our people. We shall continue to uphold the highest standards of professionalism and give the finest service to our beloved citizens. Kasabay naman ang parangal na natanggap mula sa Pangulo at bago bumaba sa pwesto, binigyan pagkilala ni dating PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang bawat pulis na nakasama niya sa kanyang termino, lalo sa mga pamilya nito na nagsakripisyo din para maisakatuparan ang marching order ni Pangulong Marcos. Sir, if I fell short of your expectations, I will take full responsibility, but I say I did my best. If I happen to exceed your expectation, I humbly attribute our achievements to the men and women of the PNP. Buong puso naman nangako si Marvel sa kanyang 33 taong serbisyo sa kapulisan at ngayon bilang pinuno ng Philippine National Police na ipagpapatuloy niya ang mga pagbabago tungo sa mas pinaghusay na serbisyo ng PNP sa mamamayang Pilipino.
kung saan ititiyakin ito na makakasabay ang PNP sa nagpapatuloy ng progreso ng bansa hinggil sa modernisasyon at makabagong panahon habang napapanatili ang pagiging epektibo ng ahensya at profesionalismo ng bawat kapulisan nito. And I assure you that all dedicated members of the PNP stand ready to work tirelessly with you to drive real change toward achieving the collective vision of a bagong Pilipinas. As the 30th Chief of the Philippine National Police, it is my intention to build on the strides made so far to ensure that there is both continuity and improvement, that the PNP remains effective at its job while evolving to become a modern Filipino police force for a modern Filipino society. Bago matapos ang talumpati at mensahe ni Pangulo Marcos, pinasalamatan nito ang nasa mahigit 230,000 kalalakihan at kababaihan ng PNP, gayon din ang mga pamilya nito na patuloy na nagiging instrumento para makamit ang ganap na kapayapaan sa bansa. Dumalo rin kasama ng iba pang opisyal ng PNP at ibang ahensya ng pamahalaan si Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos Jr. at Office of the President Executive Secretary Lucas Bersamin sa natura aktibidad. Kung ako lang yung masusunod, mga kabayan, no? Tsaka ako yung unang magbigay nito ng assignment kay Police General, PNP Chief Marbel. Sana imbisigan niya ito mismong si Basti Duterte, mga kabayan. Yung mayor dyan sa Davao City, di ba alam mo natin sa balita na tinanggal mo na sa pwesto yung sangkot doon sa war on drugs na ang nagmandato doon itong si Basti, mga kabayan. Tinanggal mo na sa pwesto kasi nga sila po ay under investigation, mga kabayan. Pero para magiging fair dito, sana una pong assignment dito ni Marbel, imbisigan rin po dito, i-include po itong si Mayor Basti Duterte, mga kabayan. Kasi nga aside pa po doon sa mga ginagawang kabulustagan po ni Basti, marami naman talaga nakapagsabi dito na mismo po yung matagadabang mga kabayan, hindi lang nagustuhan dito yung ginawa po nito ni Basti Duterte. Kasi nga hindi po makatao ang kanyang ginawa, mga kabayan. At yan po ay iniawasan ng ating gobyerno ng Marcos administration. Kasi kaya lang po natin supuin po yung crime rate, yung crime dyan sa Pilipinas na wala lang pong tukhang ginagawa, walang tukhang at saka wala pong EGK na nangyayari, mga kabayan, or gagawin. Diba kaya naman kasi yan? Kasi nakita na huyan natin dito po sa bagong report na ilabas po ng ating gobyerno na mas bumaba pa po yung crime rate dyan sa Pilipinas versus doon sa previous po na mga years, mga kabayan. Okay, so dito po tayo sa balita po kay Senator Aimee Marcos. Alam niyo, mga kabayan, napansin niyo ba na hindi ko dito pinag-usapan si Senator Aimee Marcos? Mga ilang vlogs na yata, siguro mga 2 weeks na yata, hindi ko napag-usapan dito si Senator Aimee. Kasi nga honestly, meron kong aaminin sa inyo, mga kabayan, marami naman kasi nag-message kay Sir Ivan, mga loyalista, sabi nila na, Sir Ivan, please wag mo na pong buljakin si Senator Aimee Marcos, wag natin pag-usapan dito, iba na lang daw na isyo, kasi daw si Senator Aimee Marcos, pasensya po sa nag-comment sa akin doon, alam naman po si Sir Ivan, kapag meron na kasi akong marinig na sasabihin itong si Senator Aimee Marcos, at saka parang ipapahiyan niya ang kanyang kapatid at yung presidente po, si PBM, hindi ko mapigilan talaga na magsalita ito, mga kabayan, kasi meron pong sinabi si Senator Aimee Marcos. So yun nga, ang sabi po ng ating mga viewer, ng mga lirista, sabi na gusto kung okay lang po daw, hayaan muna natin to si Senator Aimee Marcos kasi siya rin ito ay isang true dyan, mga kabayan. Parang naging spy siya doon po sa mga Duterte, spy daw siya, mga kabayan. Pero napansin ko kasi kahapon sa kanyang interview, mga kabayan, I think marami tayong nakabalita noon o nakapanood, mga kabayan, parang binastos niya, piling ko lang ha, parang binastos niya si PBM. Anong sinabi niya, Sir Ivan? Kasi ang sabi niya, tungkol kasi dito sa issue po sa West Philippine Sea, 'di ba? Binababoy na tayo ng taga-China, ginawan parang inaapakan na tayo dito, parang tinanggalan tayo ng rights diyan sa West Philippine Sea, para pero okay lang ho 'yan sa mga maka-China, makabayan. Yung ginagawa dito ng mga maka-China, okay lang sa kanila. Wag daw nating bigyan daw ng init ng ulo itong taga-China para hindi daw sumiklab masyado yung tension diyan sa West Philippine Sea para hindi daw magkagera, makabayan. So ngayon, di ba, nabalitaan na po natin na si PBM, nilagdaan na po niya yung Executive Order 57. Ito po yung magpapalakas po sa maritime domain natin dyan sa Pilipinas at saka sa maritime po nga issue dyan po, or maritime security dyan po sa West Philippine Sea, makabayan. Yan po ay hindi nagustuhan ni Senator Aimee Marcos. Alam niyo ba ang kanyang sinabi, makabayan? Sabi niya, huwag tayong padalos-dalos. Huwag tayong basag ulo, makabayan. Ang pinapatungkulan niya directly si PBM.
kasi hindi daw nakinig sa kanya, mga kabayan. Okay, so para maintindihan ho natin, ipapakita ko lang sa inyo yung balita. So for more details, let's watch this. Mismong ang presidential sister na si Senator Aimee Marcos ang nagpahayag ng pangamba sa inilabas na Executive Order 57 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layong palakasin ang seguridad sa West Philippine Sea. Partikular na tinukoy ng senadora ang Section 7 na nag-o-autorisa sa National Maritime Center na tumanggap ng mga donasyon, kontribusyon o regalo mula sa domestic at foreign sources na naaayon sa batas at regulasyon para sa pagtupad sa kanilang mandato. Para kay Senator Marcos na chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, maaaring magamit ito sa panghihimasok ng mga dayuhan sa issue ng West Philippine Sea. Dagdag ng senadora, solusyon para sa kapayapaan ng kailangan mula sa mga bansang nagsasabing tunay silang kaalyado ng Pilipinas para mapigilan ng panibagong sigalot. Giit pa ni Senator Marcos, dapat manaigang kalmadong pag-iisip, mahinahong pananalita at kalkuladong mga desisyon sa pagtugon sa issue. At nagsisimulaan niya ito sa maayos na pakikipag-usap sa China at iba pang claimant countries sa West Philippine Sea. Payo ng presidential sister, huwag magpadalos-dalos at basag ulo para maprotektahan ang kapakanan ng mga Pilipino. Si Senate Majority Leader Joel Villanueva, naghain naman ng resolusyon na nagpapahayag ng mariing pagkondena ng Senado sa patuloy na agresyon, pangaharas at delikadong aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea. Nakasaad sa resolusyon na bagaman suportado ng Senado ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na tumugon kontra sa patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea, hinihimok pa rin ito ang ilang ahensya ng gobyerno na gawin ang lahat ng legal at diplomatikong pamamaraan para mahinto na ang agresyon ng China sa West Philippine Sea at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Si Senate Deputy Minority Leader Rizzo Hontiveros hindi naman na nagulat sa umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Para sa senadora, kilala naman ang dating Pangulo na inuuna umano ang relasyon sa China kaysa sa national interest ng Pilipinas na naging malinawan niya sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Hindi rin naman umano binigyan ng nararapat na pagkilala ni Duterte ang 2016 arbitral ruling kaya hindi na umano katakataka kung anong kasunduan ang pinasok nito. Wala naman anya sa posisyon si Senator Jinggoy Estrada para questionin ang sinasabing kasunduan ni Duterte at China. Pero tiwala itong dumaan sa masusing proseso ang desisyon kaugnay sa issue. Muli rin itong pinabulaanan na ang kanyang ama na si dating Pangulong Joseph Erap Estrada ang nangako sa China na tanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Okay, so sa tingin niyo, mga kabayan, okay lang ba dito ang ginawa po ni Senator Aimee Marcos sa pagkontra niya sa plano po ni BBM? Please comment down below kung ano po yung tingin nyo dito sa sinabi po ni Senator Aimee Marcos, mga kabayan. Diba sabi niya kasi na hindi maganda daw ang desisyon dito ng ating gobyerno, ni BBM. Ang gusto niya kasi, na gusto daw na ang gagawin dyan sa West Philippine Sea, dito po sa aggression po na ginagawa po ng China, ng taga-China sa atin, dapat daw yung mapayapang pamamaraan ng mga kabayan. Well, tatanungin natin siya. Tatanungin natin po si Senator Aimee Marcos, ano bang klase na payapang pamamaraan ang gusto niya? Gusto ba niya na ibigay lang po natin yung West Philippine Sea doon sa China, makabayan? Kasi nga mapayapang pamamaraan eh. Kasi kapag sigurado naman tayo kapag hayaan lang po natin yung taga-China na ibigay sa kanila yung makabayan, yung ating teritoryo, sigurado yan mapayapa talaga yan. Kasi nga yan po ang kanilang habol, makabayan. Yan ba ang gusto ni Senator Aimee Marcos? O siya ba ay naging proxy na ba dito ng taga-China, makabayan? Or kabilang na ba siya sa mga pro-China mga vlogger? Diba? Sabi niya na kapayapaan daw na pamamaraan. Alam niyo, napakalaki na po dito na pagiging diplomatic natin. Malaking diplomatic na po dito ang ipinakita natin dyan sa China, mga kabayan. Pero hanggang ngayon, grabe pa rin ang ganlang agresibo dito. Diba? At tinanggalan na tayo ng rats dyan sa West Philippine Sea. Pero ang sinabi dito ni Senator Aimee Marcos, hindi maganda, makabayan. Kaya nga siya kinuwig dito ngayon ng mga maka-Marcos. Honestly, tingnan nyo po sa Facebook, sa Twitter, talagang hindi po nagustuhan dito ang sinabi po ni Senator Aimee Marcos na kung saan sana nga lang po dito po sa issue ng West Philippine Sea, dapat suportahan niya dito si PBM. Kasi po, para sa akin, maganda po ang ginawa ito ni BBM. Maganda po ang kanyang desisyon po na ginawa, makabayan. Pero bakit hindi po yan nagustuhan po ni Senator Aimee Marcos, di ba? So anyways, forward time, makabayan, pag-usapan pa rin po natin yung tungkol po dito sa West Philippine Sea. Kung maalala ho natin, di ba sinabi po ni Roque
na mayroon pong gentleman's agreement ng bituin po dito ni FPRD at saka ni Xi Jinping, mga kababayan, dyan po sa issue ng West Philippine Sea. Diba sabi niya, meron daw gentleman's agreement. Pero siya po'y kinuntra dito, mga kababayan, ni Sal Panilo kahapon, parang ipinahiya niya dito, ito pong si Rocky, mga kababayan, bumalintong. So ngayon, nag-isip na ngayon ng mga DDS, mga DBS po ng mga vlogger, sino ba dito ang kanilang paniniwalaan? Kasi nga ayon po kay Sal Panilo, sabi niya, wala daw nangyayari po na gentleman's agreement. Ang sabi niya, mga kababayan, exactly, ito pong kanyang word, kung sino man nagkakalat na may gentleman's agreement, iyon po'y nagsisinungaling. Baka gusto lang nun publicidad sa sarili niya. Ang ibig sabihin, nagpapasikat lang itong si Rocky, mga kababayan. Ang ipinalabas dito ni Sal Panilo, nagsinungaling lang itong si Rocky, mga kababayan. Di ba nangyari na ho yan noon, doon po sa rally sa Davao City, rally sa Davao City, yung tumawag nga pala itong si Rocky doon kay FPRD sa isyo po ng ICC, mga kababayan. Diba sabi pa nga ni Rocky na maaga daw tumawag sa kanya si FPRD kasi nga nagpanik, mga kababayan, kasi nga ayon po sa kanyang intel, nabalitaan niya na malapit na daw dadamputin si FPRD ng taga ICC, mga kababayan, or meron na pong warrant of arrest. Sabi diba yan ni Rocky, at yan po'y pinabulaanan ni Sal Panilo, mga kababayan. Ang sabi niya, hindi daw tumawag sa kanya itong si FPRD. So dito, sino ba ang sabi po na totoo, mga kababayan? Sa tingin nyo po, well, para sa akin, silang dalawa talaga, mga sinungaling yan eh. Mga sinungaling talaga eh. Lahat po ng mga DBS na mga supporters, sila po yung mga sinungaling, mga kababayan. At wala na po sila itong credibilidad. May nagsabi sa akin doon sa last vlog natin, mga kababayan, ating comment doon, meron na nasabi, bakit ko pa din daw sinashout out yung mga DDS? Kasi daw yung mga DDS, mga kababayan, medyo mapanira daw. Sana daw wag ko na daw i-shout out dito. In-explain ko na po yan many times. Sabi ko, yung DDS na word, matitinoho sila. Yung DBS, Duterte Balahura supporter or Duterte Bayaran supporter, sila po doon ang mga pasaway, mga kababayan. Okay, so naintindihan na po natin. Ang mga DDS, nagme-message niyan kasi Ivan. At nanonood rin po sila doon po sa ating channel, mga kababayan. Okay, so hopefully maintindihan niyo na po. So anyways, for the mga kababayan, kasi nga tungkol pa rin po dito sa issue ng West Philippine Sea, at hindi ko talaga tatantanan dito, ito pong si VP Sara Duterte na hanggang ngayon tahimik pa rin po, mga kababayan. Bakit hindi niya kayang sabihin, ikondina niya yung ginagawa pong kababuyan, kahayupan po na taga-China, dyan po sa ating kababayan pong mga sundalo, dyan po sa West Philippine Sea. At meron na pong ibang nagsalita, mga kababayan. So for more details, let's watch this. Dinepensa ni Paolo Duterte ang kanyang kapatid na si VP Sara Duterte sa pagiging tahimik ni Sara sa issue ng West Philippine Sea at sa pagiging agresibo ng China sa ating mga kababayan. Ang sinasabi ni Paolo dito is ayaw daw ni VP Sara i-demonize ang China. Okay, let's analyze nga that statement na ayaw i-demonize ang China kumpara daw sa mga karamihan ng mga Filipino na dinidemonize daw ang China. Alam po nyo, pag may isang tao na may ginawang mali at kinall out natin yung mali at binigyan pansin natin yung maling ginagawa ng isang tao, hindi po pagdi-demonize yan. Ang pagdi-demonize ay pag walang ginagawa ang tao, tapos sinasabihan mo siya na mali siya. Yan po ang pagdi-demonize. Tanungin natin, may ginawa bang mali ang China dito? Meron. Okay? Ang paggamit ng water cannon, at sa mga may hindi alam, water cannons are very dangerous. Na-injure nga yung ating mga kababayan sa West Philippine Sea dahil sa paggamit ng water cannon na yun. They didn't do it once, twice, three times more. Several times nila ginawa yan. Yung ginawa nila is wrong and we are calling it out. Kaya hindi po pagdi-demonize yan. Naintindihan po niyo yung pagkaiba, no? Kaya ang ginagawa ni Paolo is gaslighting, is to pretend na tayo pang mali for calling out the actions of China. Ngayon si Paolo, naintindihan ko pa eh. Kasi kapatid niya si Sara, so, he comes to the defense of his sister. Okay, mas naintindihan ko. Alam mo, hindi ko naintindihan. Ang hindi ko maintindihan is yung ating mga kababayan na sumusuporta pa sa mga aksyon ng mga Duterte. Yun ang hindi ko maintindihan. Kasi pag-isipan mo to, si Sara mismo, being the second highest official in the land, should speak out on what is happening sa ating mga kababayan at yung mga
pagbubuli na ginagawa ng China sa ating mga kababayan at sa ating bansa. She should speak out dahil po she's the second highest official in the land. Ngayon, the fact na tahimik siya, pag-isipan mo na to, nasan ba loyalty ni Sara Duterte? Kung hindi siya makapagsalita na para depensahan ang mga kapwa Pilipino natin, ang ating mga kababayan, nasaan ba ang kanyang loyalty? Tignan mo to, ha. Sara has even managed to learn kung paano magsalita ng Mandarin para i-greet, okay, ang founding anniversary ng People's Republic of China. Every year, ginawa na niya yan in Mandarin. And yet, she's the VP of the Philippines. Fei shang gao xing qi xi xiang chuang hu guo jia zhu xi xi jinping chuang hu zhu fei lu bin tashir huang xilian hu 20 chuang hu gong min qi yi zha li jing zhu chuang hua ren min gong hu guo shang li qi shi san chuan yan Ju 20, Zhonghu Ren Guoqing Kuaila. Tapos, gumawa pa siya ng video message. Dinedepensahan ang isang alleged na sex trafficker, human trafficker, alleged smuggler, and money launderer. Ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Kaya pa niyang gumawa at may panahon pa siyang gumawa ng isang video para depensahan itong isang taong to na tulad ni Kibuloy. Pero hindi niya kayang depensahan ang mga kapwa Pilipino, kayo, tayo, tayong lahat, hindi niya magawa-gawa na magsalita para depensahan tayo. Pag tinignan mo kung ano yung mga aksyon ni Sara, nakikita mo naman kung nasaan ang kanyang loyalty. At hindi po sa Pilipinas ang loyalty niya. Ang loyalty niya ay sa kanyang mga malalapit na kaibigan at sa China. Kaya kung ikaw ay sumusuporta sa aksyon ni Sara, ewan ko na talaga, mangmang ka na talaga o bulag ka talaga o bingi ka o hindi ko alam kung nag-iisip ka pa. Alam mo, konti na lang talaga yung nagsusuporta sa mga Duterte. Kaya kung isa ka pa doon sa mga nagsusuporta sa mga Duterte, gising na po. Okay, okay lang na aminin na nagkamali ka. Ginagago na nga kayo, tinatraidor na kayong mga Pilipino, tuloy-tuloy suporta pa nyo sa isang tao na tinatraidor na kayo para sa China. Yun yung mga mas nakakahiya, yung mga sumusuporta pa kay VP Sara. Yung ginagawa ni VP Sara ay pagkatraidor na yan sa Pilipinas at sa mga sumusuporta sa kanya. Kung naniniwala pa kayo na ang Pilipinas pa ang mali dito, alam mo, tumira ka na lang sa China, tignan nga natin. Sige, dun ka na lang. Bakit ka pa nandito? Ano pa ginagawa mo sa Pilipinas kung mahal na mahal mo ang China? Magsama na lang kayo ng mga Duterte. Pumunta na lang kayo China kung yan ba talagang gusto nyong ipaglaban. Tapos yung mga kaalyado pa ni Sara, sasabihin pa sa atin na mag-resign na daw si BBM dahil dinedepensahan ni BBM ang ating sovereign rights laban sa China. Anong gaguhan yan? Gusto ba nyo maging tuta na lang ng China tulad ng dating administrasyon? Kailangang itama ang sitwasyon na to. At anong magagawa mo bilang isang Pilipino na maitama ito? Unang-una, tanggalin mo ng suporta mo kay Sara Duterte kasi ang pinag-uusapan natin ay ang ating bansa at ang ating mga kababayan. Pangalawa, kung sinusuportahan mo si Sara, kailangan mong ipaalam sa kanya na hindi tama yung kanyang ginagawa. Alam mo, kahit na anong suporta mo sa isang tao kung may mali siyang ginagawa, kailangan mong ipaalam sa kanya. Hindi na lang nanganga ka na lang nanganga, oo ka na lang ng oo, agree ka na lang ng agree. Hindi po yan ang pagiging makabayan. Pagiging mangmang na po yan. Agree ba tayo? Agree na agree, makabayan. So tama po sinabi po ni Kristan. Siya po si Kristan, makabayan. So anyways, before po tayo mag-jump po doon sa ating next topic, pag-uusapan natin po doon, makabayan, yung pong tungkol po sa isyu dito ng ating mga kababayan pong katutubo ng mga ate, pati rin po yung inilabas dito na ano na mga dokumento ni Hital, makabayan, na sabi niya ito daw ay prueba na tama daw o totoo daw ang sinabi po ni FPRD tungkol po kay PBM. Before that, isa't more natin si nandyan po si Barkadahan Forever FM, Ros Guevara, Marques Hernandez, Len Dalim, nandyan po si Yumi, Len Gonzalez, Papa Adilio, Joy Tebes, Ribaya Edith, Jovi Montero, nandyan po si Evangeline Sanchez, Ed Oy Chokdi, Hi to Bots Estela, Glenda Magalong,
Tembien na nandyan sa Alaska, USA. Hi to Rallis Carlinga, Elma Banyaga, Alma Bustos, Nonoy Florin Hills. Nandyan rin po si Oscar Darillo, Eugenio Manaloto, Guillermo Estrada, Frozen Heart, and hi to Leonardo Stelliero and Ma'am Lolita Douglas. Okay. So, unahin natin mga kaabayan. Ito pong inilabas po na dokumento ni Tony Hitad kasi nga marami po dito ang nagtanong kay Sir Ivan. Mukha silang natakot mga kaabayan. Natakot po ating, ating kababayan na baka daw ito ay totoo. Well, dito sasabihin ko lang po na talagang nagduda po dito sa dokumento po na inilabas po ni Hitad mga kaabayan, ang authenticity. Bakit? So, una po mga kaabayan, so ano sa ating mga supporters dyan sa mga makamarcos, relax lang po tayo, relax lang tayo. Alam nyo lang po itong si Hitad, mahilig po yan mapalabas po ng fake news mga kaabayan. Or meron siyang ilalabas ito ng dokumento, yan po ay questionable. So, bakit siya, Ivan? Una, ipapakita ko sa inyo, kasi nga dalawa po yung dokumento mga kaabayan na ilalabas po dito ni Hitad, yung authority to operate. At saka yung isa mga kaabayan, ilalabas niya na dokumento is pre-operation report mga kaabayan. So, tingnan nyo po, meron pong seal ng PDEA, meron pong sa taas, Republic of the Philippines, Office of the President. Pero kung napapansin nyo po mga kaabayan, merong whitish color dyan sa taas. Napansin ba natin yan? Diba may whitish, then meron text na Republic of the Philippines, Office of the President. Medyo yan po'y kaduda-duda mga kaabayan. Alam ho yan na mga artist dito na mahilig po gumawa po ng mga imahe makaban or image generating mga pictures. Alam nila kapag meron kasing ganyan makabayan, meron nakadudo yan. I think yan po ay inaltered, meron yan o baka siguro may tinanggal diyan, pinalitan po ng ibang text makabayan. Yan kasi ang mangyayari. So dito muna tayo sa pre-operation report. But before that, babasahin ko lang muna mga kaabayan. Ito pong message po ni ang captions nga pala ni Hitad kasi sabi niya, part 1 ang ebidensya. Confirm ang sinabi ni PRRD na nasa listahan si Marcos Jr. ng PDEA noong panahon ni Noynoy. Take note, noong panahon ni Noynoy mga kaabayan. Sabi niya, ayon sa ating puting ahas, nakipagsabwatan si Kuting at Lisa Tanas ahas sa isang cabinet secretary ni Noynoy. Take note ni Noynoy makaabayan or Pinoy para hindi ituloy ang paghuli kay Kuting at sa isang artista na kasama ni Kuting habang sila ay nagpapakabangag sa pulboron. Kasado na ang gabing yon ang operasyon nang biglang hinarang ng cabinet secretary ni Noynoy makaabayan. At sabi niya, bayan, kayo nang humusga kung gusto niyo pang papanatilihin si bangag na pulboronic admin, ialay na kayo sa pagkikipagbang-bang-bang sa China. Sabi niya makaabayan, pero walang kwenta yung iba eh. Pero dito tayo sa word po. Kasado na ang gabing yon ang operasyon nang biglang hinarang ng cabinet secretary ni Noynoy. Unang-una, rival po ng Marcos ang Aquino mga kaabayan. Diba, sa mga pasensya po sa ating mga pinklawan, sa mga dilawan nandito, tama po sinabi sa Ivan, rival po ng Marcos ang Aquino. Kasi nga, siyempre, alam ho natin, ang ginawa po ng ni Cory Aquino doon po kay Apula kay makaabayan. Alam naman natin yan, saka noted talaga, saka nasa history na ho niya makaabayan. So hindi na po natin yan pwedeng tatanggalin. Alam ho natin, ginawa po ni Cory doon po kay Apulakay. Kaya nga siya diba natanggal makaabayan or napala siya, papunta po doon sa Hawaii. Saka dito rin po sa isyo, sa panahon po ni Noynoy kay Pinoy makaabayan, kung saan napakahirap talaga paniwalaan na yung kabinete daw, sekretary ni Noynoy, hinarang daw yung PDEA para daw hindi arestuhin si BBM o doon magkaroon dito ng raid makaabayan. Maniniwala ba tayo? Kasi kapag meron pong legit na informations po dito ang Aquino administration sa panahon po ni Pinoy makaabayan, talagang dritso na ho yan. Kasi nga may galit po ang Aquino doon po sa mga Marcos kasi nga rivals na makaabayan. Do you think haharangan po ng kabinete po ni Noynoy makaabayan? And do you think hindi yan alam po ni Noynoy? Diba? Isip-isip, yan po ay hindi napansin ni Hitan makaabayan. Okay? Secondly, dito tayo po, sa pre-operation report mga kaabayan, nang binalik-balik ko, tinignan ko po yung pre-operation report, binasabasa ko dyan, nandyan po yung control number, date, merong name o target, no alias. Kailan, may naano sa kang attention mga kaabayan, bakit walang control number? Diba?
Diba, meron, siyempre, sa ating mga kababayan po ito na mga viewers, mga policeman na sa PNP, sa kasundaluhan, or saan man kayo na mga enforcement agency na viewer po ni Sir Ivan. Diba, sakto bang sinabi sa Ivan? Sakto ba? Na lahat po ng mga request, or lahat po dito ng mga meron silang gagawin po na investigation, or meron silang i-rate mga kababayan, diba, meron dapat yan na control number. Diba? Sakto ba si Ivan? Correct me if I'm wrong. Meron yung control number mga kabayan. Meron po yung request number. Bakit? Kasi nga in the future, kapag meron silang hahanapin po na dokumento mga kabayan, malalaman ka agad yan based dito sa control number. Napaka-easy lang po. Kasi kapag itong dokumento na to, wala pong walang control number, mahirap po yan hanapin. Kasi kahit saan-saan yan ibibigay, ilagay po na mga folder mga kabayan. Correct me if I'm wrong. So dyan po may butas itong si Hitad. And secondly, pupuntahan natin po itong pangalan po ni BBM. Sabi dyan, number 2, name of the target, no alias. No alias mga kabayan. Pero tinakpan po ni Hitad, yan pong nasa first po na name po ni BBM. So probably yan po ay Ferdinand. So i-assume natin na yan po ay Ferdinand Romualdez. Pero dito sa dulo mga kabayan, nilagyan kasi ng Bongbong Marcos at Sam Bungit. Diba ang nickname or alias po ni BBM ay Bungit mga kabayan? Diba? Ang nakalagay po sa una, Hitad. Hindi mo napansin? No alias. No alias. So dapat wala po dyan ang Bungit mga kabayan. Diba? Tingnan nyo kung gaano dito kasinungaling itong si Hitad mga kabayan. So yan po, para sa akin, yan po ay fake mga kabayan. Fake document ho yan. Hindi natin, siguro kinuha ho yan sa proper po nila na dokumento, sample siguro na dokumento po galing po sa PDEA, pero nilagyan ho na or in-edit ho yan mga kabayan. Napaka-easy na lang po mag-edit ngayon ng isang dokumento kahit gaano po yan kaluma mga kabayan. So dyan pa lang po, tumbling na itong si Hitad, ma-debunk natin sa mga kabayan, kaya po natin siyang i-debunk. At ibabalik na po natin, ang sinabi po ng PDEA, yung inakasahan po dito ni FPRD po si BBM na nasa listahan daw ng narcolist si BBM nang siya pa daw ay mayor mga kabayan. Di ba napalabas na po dito ng statement ang PDEA, kinuntra po yung sinabi po ni FPRD, ang sabi daw na taga PDEA, President Ferdinand R. Marcos Jr. was never in our watch list. Diba? Tingnan nyo yan. The Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA categorically states that President Ferdinand R. Marcos Jr. is not in its watch list, contrary to the statement of former President Rodrigo Duterte claiming that when he was the mayor of Davao, he was shown evidence by PDEA that in the list, the name of the president was there. So yan po ay dinibang po ng taga PDEA. So nagsalita na po ang PDEA mga kabayan, pero bakit merong ebidensya? May ebidensya. Meron pong dokumentong inilabas itong si Hitad. So probably, yan pong dokumento na yan, totoo yan mga kabayan. Pero ang mga nakalagay po dyan na credentials, hindi yan totoo mga kabayan. Yan po ay inilagay lang po, inedit po yan mga kabayan. Di ba meron pong tinakpan-takpan po ng mga name? Napansin ba natin yan? So itong si Hitad, may pagkabukbuk talaga eh. Bukbuk ba? Bubuk. Diba? Membro kasi ito ng Praise the Father, mga membro po ng Palmolive Girls. Kasi siya po dito'y naging official na membro po ni Kibuloy mga kabayan. Naging vlogger na ni Kibuloy. So anyways, forward po tayo mga kabayan. Well, siya nga pala, meron kasi nag-message sa atin, sabi na assuming lang daw na kapag totoo yung dokumento na yung mga kabayan, well, kapag totoo kasi yan na dokumento, pero ano ba ang nakuha ng mga kabayan? Yan po, very simple lang na answer. Kapag tatanungin kayo ng mga DBS, ng mga balahura talaga, ng mga supporter, what if daw totoo yung dokumento na yan? Sabihin nyo lang po na ano ang nangyari? Ano ba ang kasunod na nangyari mga kabayan? May naaresto ba? Diba wala, butlog, wala, zero, bukya. So yan po ang i-answer lang po natin sa kanila. Kasi nga siguro sa tingin ko nito mga kabayan, assuming po na yan ang totoo. Probably, ang kanilang head po ng PDEA, hindi po ito nakakuha po ng legit informations, yung credible po na informations, ipapalagay natin na sa name, ng name po ni BBM, nandyan po sa, ano pangalan yan, sa pre-operation report, nandyan po ang kanyang pangalan. Pero hindi kasi kagad yan, magde-decide po ang PDEA na i-raid kaagad yan. Kailangan pa meron pang asset, meron pang intel na makuha sila, credible po ng informations, na totoo po yung sinabi po ng isang asset mga kabayan.
Ganun po yan. Hindi po maglalagay po, hindi po yan magpadala po ng isa lang asset yung mga PDEA. Hindi, marami sila makakabayan para po credible po yung informations. So probably, sa tingin ko lang po, ang iniisip dito na taga PDEA, ang head nila, na ito pong ibinigay na intel po doon sa kanila na si PBM ay involved dito sa mga pulboron o sa drugas mga kaabayan, baka nagsinungaling yung pong intel. Or baka may nangyari po dito mga kaabayan na yung meron na karoon dito na posible po na ang tao dito yung nakamali lang po sa yung mukha niya, parang kamukha ng mga kaabayan. May term yan eh, may term yan sila. Basta yung sinuot, magkapareho lang, yung mukha, may pagkahawig mga kaabayan. Yung false identity ba tawag yan? Basta identity mga kaabayan, I think nakalimutan ang term eh, pasensya po. Nakalimutan, basta sa mga kapulisan natin dito, di ba meron ng false identity ba yata yan? Nakalimutan ko lang eh. So anyways, forward tayo mga kaabayan para marami pa tayong pag-usapan dito. Tungkol dito po sa ate. Yung pong ating kababayan pong katutubo po ng mga indigenous people dyan po sa Boracay, mga kaabayan. Kasi nga, dito po si Hitad na naman po, nagpakalat na naman kasi. Binigyan rito ng kaukukan, ng utak, sa kanilang utak ang kanyang mga viewers. Siyempre, yung viewers po dito, nagpakalat kagad, mga kaabayan, na ang ginawa rito pag-cancel sa mga properties po ng ate, ang kanilang lupa, mga kaabayan, yan daw ay, parang sabi na binawian daw. At saka may term na ginamit din si Hatad na parang kinamkam daw ng gobyerno ang kanilang lupa, mga kaabayan, na kung saan yan daw ay certified na daw na sa kanila yan in award, mga kaabayan. Pero yan daw ay ninakaw ng gobyerno natin. Ang problema kasi dito ni Hitad, mga kaabayan, hindi niya inintindi dito ang sitwasyon dyan po sa lupa kung bakit kinansel muna ng gobyerno natin. Pero meron pong magandang balita dyan po ang taga DAR, mga kaabayan. Ang sekretary po ng DAR, meron pa siya itong ibibigay po na bago po na lupa, mga kaabayan. So, i-reliquate sila doon. Kasi nga, yung lupa na yon, kung saan nandun po na hindi naman siguro kadun katagal, ito pong mga indigenous people natin, dyan, yung ate, siguro na sa mga 5 years o 6 years pa sila dyan, mga kaabayan. Hindi naman ganun katagal, pero ang totoong may-ari po ng lupa na yan, gin-claim na ho na makabayan. So, before tayo mabigay po nating ebidensya, ipapakita ko muna sa inyo yung vlog po ni Hitad, makabayan, para po natin maintindihan. Pero thank you so much nga pala. Thank you so much po dito kay Mami Ping. Siya po dito ang nabigay po ng video ni Hitad, makabayan. Inedit niya, ginawa niya ditong mas tumanda pa itong si Hitad. Para po ito iwas po na makipirate ang makabayan. Okay, so again, thank you so much po kay Mami Ping. So for more details, let's watch this. Pero bago ang mga eksena, ay pag-usapan muna natin itong ginawa ng hinayupak na gobyernong ito sa ating mga katutubo o yung mga indigenous people katulad na mga ati sa Boracay. Okay? So ngayon ay binawian nila ng lupa, tinagawa ng lupa ng Jutang Jinimis na gobyernong ito ang ating mga kaluluoy na mga tribo, yung mga tribo dyan sa Boracay, na kung saan for, I think, more or less 50 years silang maninirahan dyan sa kanilang lupang, ibinigay na yan sa kanila ng, officially ay binigyan sila ng Certificate of Land of Ownership ni Pamulong Duterte noong 2018. So, noong 2018, mga kababayan, ay binigay na sa kanila yan, kumbaga sinilyado na yan, na yung lupang kanilang tinitirikan ng kanila mga bahay ay lupa nila. Pero ang hayupan ng gobyernong ito ay binawi, ginawa ng paraan, at ibinigay, kung di pa natin alaman kung sino yung developer na pinagbigyan ng ginayupap na ito. Pakitalag natin sandali, mga palaga. Mga kababayan, huwag na lang dyan lang makababayan kasi nga alam na ho natin kasunod yan, puro lang pagmumura na eh. So sabi niya, ninakaw daw ng gobyerno ang kanilang lupa na kung saan niya daw ay binigay ng previous administration ni FPRD in award sa kanilang makababayan last 2018. Take note, last 2018. Pero ulitin ko lang po dito, ito kasi ganun kasi kahangal. Ito pong previous admin, makababayan, kung sino pang gonggong na yon na nag-award sa kanila or sino po na-aproba doon, aside pa po doon kay FPRD, makababayan,
Kasi nga hindi na inalam dito ang totoong ang tunay dito na klasifikasyon ng lupa na yan, may-ari ba yan or wala, makabayan. So after 5 years may nag-claim po na may-ari, makabayan. So para maintindihan ho natin, dito po sa una, ano ba talaga ang nangyari sa lupain ng ate sa Boracay? So sabi ito, makabayan, si Digna Elizabeth Ventura ang may-ari ng lupa at nag-file siya ng protest dahil napabilang ang lupain niya sa Certificate of Land Ownership Award or CLOA. Inutusan siya ng DAR Regional Office 6 na magbigay ng prueba na hindi angkop ang lupain niya para sa agrikultura, at nakapagbigay siya ng soil analyst test na napapakita na not suitable for agriculture ang lupa. Dahil dito, naglabas ng final order ng CLOA, cancellation, at nabigo rin ang mga ate na magbigay ng prueba na susuporta sa claim of occupancy sa lupain ni Ventura, kaya nawala ng lupa ang mga ate sa Boracay, makabayan. Yan po ang totoong nangyayari. Dumaan sa tamang proseso ang lahat, hindi naman dapat mag-alala ang mga ate at ang ating makababayan dahil may nakalaang government-owned land para sa kanila. Pero pong nakalaan po na government-owned land, makabayan, para sa kanila. So yan po ay sure na. Yan po i-award po ng Marcos Admin para sa kanila, makabayan. So ang ibig sabihin, ang nangyari dito, na totoo talaga na itong si Ventura, siya po yung may-ari po ng land ng makabayan. So ang ginawa dito ng gobyerno natin, kinansel po ang yung in-award sa kanila, yung title po doon. So ngayon ang gagawin po ng DAR, i-relocate sila, mga kabayan. So doon po sa government-owned po na lupa. At yan po ay klaro. So yan po sana ang ginawa po ni FPRD, kasi nga meron siyang kabinete, mga kabayan. So yan dapat sana ang ginawa po ng previous admin kay FPRD, na ginklaro muna nila na wala bang may-ari yan pong lupa yung mga kabayan. Diba? Kasi nga ang ginawa po doon ni FPRD, napapasikat ka agad eh. Ito, maganda to. Kasi nga, maganda sa ating pangalan to. Babango ating pangalan dito. Kapag matulungan natin po yung mga indigenous people, mabigyan natin sila ng lupa. Atat na atat sila kagal, makabayan. Hindi nila inimbestigahan kung ano ba ang totoong estado ng lupa na yan. Basta lang inaward kagan doon sa mga ating makabayan. So ano nangyari? Yan simplang bumalintang. Nagka-problema kagal, makabayan. Pero sino dito ang nagresolba po? Marcos Administration. Diba? So dito po sa mga pro-China ng mga vlogger, sa mga anti-Marcos, sinisisi ka agad ang Marcos Admin, makabayan. Hindi ba lang inalam dito ang totoong nangyari? Lalo-lalo na doon po sa post po nito ni itong si makabayan, yan po si Sas Rogando Sasot, kasi nga siya po yung isa sa una pong nag-post na yan. Kapag babasahin kasi natin yung post po ni Rogando, makabayan, ni Sasot, medyo malisyoso talaga eh. Bakit sabi niya? BBM admin canceled the collective CLOA of ATIS in Boracay, which was granted by Duterte admin. Hashtag Bagong Pilipinas. Diba kapag basahin natin yan, ang pangit, makahabayan. Parang maganda ho yan, maging paboro yan doon sa Duterte admin. Pero ang totoong nangyari, makahabayan, ang katotohanan dyan, may mali talaga sa ginawa po sa Duterte admin. At ang nagresolba po ng issue na yan, ang Marcos Administration, makahabayan. O, diba? So, dyan po sila magaling. Magaling sila manguto po ng tao, makahabayan, yung previous administration. So, anyways, before to mag-jump po sa ating next topic, ishout out muna natin. Nandyan po kasama natin si Rodolfo Rabor of Tansa Cavite, and hi to Jameson Regen ng Cute Pardo Cebu. Ishout out muna natin si Arnie Dolores. Hi to Adola S. Hi to Sonia Darnayla, Romana Manuel. Nandiyan po si Jillian Cason. Biyahe ni EJTV from South Korea. Hi to Ashen. Nandiyan po si Munez Borromeo, Pedro Junior Barbero, Evelyn Garcia, BB McDoms Nunamod. Nandiyan po si Emelita Somailo Kilay. Hi to Tess Tumaliwan, Alicia Lee, Gaiselda Langbat. Nandiyan po si Helen Martinez, LD Manning. Hi to Delphine Balagtas, Junets Jax, and hi to Victor Rubin. Okay, so makakabayan ko, may tanong po tayo. Ano ba ang wish nyo, ano ba ang gusto nyo na mawala po na negative attitude sa ating lupunan?
Ano bang gusto natin makaabayan? Like for example, yung ano, yung mga Marites, yung mahilig po yung mga mapanira, yung lagi pong mapagmataas, yung ganun ba mga negative attitude makaabayan? Ano ba ang gusto natin na or wish natin na mawala po sa ating lupunan? Ay isa pong negative attitude makaabayan. At saka ito po ang ibibigay sa inyo na example. So for more details, let's watch this. Yung ano, yung pagiging chismosa. Para Marites ba? Para ano, para nakakasira ng ano kasi yun eh. Yung pagsasamaan eh. Parang pag may, yan ba, kahit wala ka naman sinabi. Atadagdagan. Kahit wala ka sinabi. Tapos, yun, kakalat na lang kakalat. Tapos ikaw po yung mapapasama sa ibang tao. Kahit wala ka namang ginagawang masama. Tapos chinichismis ka na meron kang ano, kahit wala naman. Pag nawala yun, baka siguro magiging maayos na lahat ng ano eh, magkakasundo lahat ng mga Pilipino eh. Pero kung sakasakali man lang sana, edi mawala sana yung ganong pag-ugali ng tao, eh magkakasundo tayo lahat, di ba? I think yung social stigma na dapat mawala is yung sa mga family. Usually yung sa utang na loob and yung sa yung family member na may pera and sa parang sakto lang. Sa mga family members, halimbawa, itong particular na family na to, nakakaangat-angat, nakakaluwag-luwag. Tapos yung isang family member naman, let's say, saktuan lang, ganon. So parang pagkawala ko sa pera, iba yung tingin sa'yo. Malayo sila sa'yo, parang ayaw nila sa'yo. Tapos pagka parang nagkaroon ka na ng pera or pag may pera yung taong yun, yan, bati-bate, okay. And yung isa naman, yung utang na loob kasi, di ba? Hindi naman natin siya totally hinihingi. Parang, halimbawa, ikaw, magka-mag-anak tayo. Tapos, parang kailangan ko ng help pero nagkakwento na ako sa'yo. Hindi ako nang hihingi ng help or ng favor. Tapos kusa akong mag-help. Pagtapos mo ako tulungan, tapos may na-achieve na ako ng something, one day, bigla pa akong manunumbat. Manunumbat ka bigla. Tapos parang, dapat, parang kasabihin mo, dapat ganito, ganyan. Parang, hindi man obligated yung tao na tinulungan mo na mag-supule. Pero pang i-obligayin mo siya. Tapos parang, every time na may conflict kayo, parang ibibring up yung pagtulong mo sa kanya. Ganon. Siguro, mas magiging maayos yung mga pamilya. Parang, hindi sila magkakaroon ng away-away. Siguro, mas magiging close pa sila kasi walang ganong klase ng mindset. Kaya tangan sa sarili. Kasi, magmayabang ka, medyo maraming asam sa'yo. Kaya, sariling dahilan din ako awal minsan pag mayabang sa sarili. Kung meron niya ako ganun, mayaman talaga siya. Pero hindi naman lahat ng ano, bagay na mabibili ng ano, ng pera. Yung pakikisama. Hindi ka mayabang, wala kang makisama. Hindi naman lahat ng mga naging vlogger, mayaman talaga eh. Diba, yung iba nga, nangingisda, diba? Naghahanap buhay ng maayos. Kung wala kang maayos yung pamumuhay mo, wala kang yabang sa sarili, magiging ano, maayos yung samahan ng isang ano, komunidad. Kung wala mong mayabang, magiging maayos lahat, pakisamahan. Para na kayong magkakapatid, pag wala mayabang. The lower. Iba-iba ugali ng tao. Ang number one na pumapatay sa ugali ng tao, inggit. Pag wala kang inggit, at least mamumuhay ka na maayos. Pero hanggang may inggit ka, kahit anong gawin mo sa buhay mo, pag-asenso, etc., walang mangyayari kasi andun yung inggit. Lahat na, pera o inggit sa itsura ng tao, okay, nakikita nila sa tao, inggit sa family, ganon. Bakit si Lucifer ganon na lang, yung inggit niya kay Jesus? Diba? Ganun yon. Hanggang may inggit, walang may tutulong ang inggit. Hindi sila makontento kung ano mayroon sa alam. Binigay ng Diyos. So, gusto nila, gagayain ko yan. Kukopihin ko yung tsura ni kanya kasi idol ko yun. Ngayon yung iba, ginagawa yung paraan ng iipon. Para pag nakaipon sila, gusto nila magparito. Okay, gusto nila mapansin. Gusto nila maiba yung tsura nila dahil nakaranas sila ng bully o etc.
kasi sa itsura nila. Kaya misa iba, ganun nangyayari. O kaya, nagaan sila na magtrabaho ng maayos, pupunta sa ibang bansa, pupunta sa Korea, magpapaganda, para pag uwi na sa probinsya o kahit saan man, mapakita, oy, iba na ako, ganyan. Ganun yung ibig sabihin. Pag may inggit. Kung Kristiyano ka, hindi ka lalabag sa utos ng gobyerno kung Kristiyano ka. Sabi sa Biblia, 2 ng unang Pedro, versikulo 13, kapatid na Daniel. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan. Utos ni Kristo yon, kapatid, sa mga Kristiyano. Pasakop kayo sa mga palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon. Magpasakop kayo sa mga palatuntunan ng tao. Hindi naman masamang sumunod tayo sa palatuntunan ng tao. Alang-alang sa Panginoon, sabi ng Biblia. Alang-alang sa Diyos. Gusto kasi ng Diyos, tayo'y pasakop sa batas para mabuhay tayong tahimik at payapa. Huwag tayong pag-usigi ng batas ng tao. Sa unang Timoteo 2, ganito ating mababasa sa versikulo 2. Ang mga hari at ang lahat ng nasa mataas na kalagayan upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ayun, papasakop tayo sa mga hari, sa lahat ng nasa mataas na kalagayan para mabuhay tayong tahimik. Eh kasi kung hindi ka naman sa pasakop, uusigin ka ng batas, ikukulong ka, di ba? Eh para mabuhay tayo tahimik, kung Kristiyano tayo, tinan mo nga si Maria at si Jose. Nagpasakop sila sa Imperyo Romano eh. 2:1 ng Lucas. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Caesar na magpatala ang buong sanlibutan. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala bawat isa sa kanyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya'y sa angkan at sa lahi ni David, upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya, na kasalukuyang kagampan. Amo kapatid, si Maria kagampan. Eh, pero nung mag-uutos yung emperador ng Roma na si Cesar Augusto, na patala ang mga tao para makunan niya ng buwis, kahit kagampan si Maria, laglakbay sila papunta sa bayan ni David sa Bethlehem. Kaya nga si Kristo doon ipinanganak sa Bethlehem eh. Kasi doon na dinatnan ng panganganak si Maria, makasunod lang sa utos ng emperador ng Roma na si Cesar Augusto, sumusunod ang mga lingkod ng Diyos noong araw. Basahin natin ang Biblia sa 13 ng Roma. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang at ang mga nagsisisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Ayan, bawal salangsang tayo sa kapangyarihan sapagkat yung mga kapangyarihan binigay ng Diyos yan. Okay, so any comments, suggestion, or reaction sa ating mga topics, feel free po to comment dyan sa baba mga kabayan. And don't forget also to like our video. At saka doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, libre po ang mag-subscribe mga kabayan. And don't forget also to subscribe po sa ating bagong channel, ang Bagong Henerasyon TV. Okay? So yan po ating manakalap ng balitang ng araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Minamahal naming Diyos, bago magsimula ang araw na ito, nais kong sabihin sa iyo, salamat po. Ngayon, pinipili kong sabihin sa iyo ang lahat ng aking mga problema at alalahanin dahil alam kong matutulungan mo ako. Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan at linisin mo ako sa pamamagitan ng iyong biyaya. Panginoon, tulungan mo po akong mahalin ka ng higit pa. Tulungan akong magtiwala sa iyo
at sundan ang iyong daan. Panginoon, hindi madali ang mga araw. Ngunit umaasa akong marinig mo ang aking panalangin. Naway bigyan mo po ako ng lakas ng loob at sapat na lakas upang makayanan ang pagdurusa sa buhay. Amang nasa langit, tulungan mo po akong manatiling magpapasensya at liwanagan mo akong matanto at maniwala na magiging maayos ang lahat. Laging ipaalala mo po sa akin na lahat ng bagay ay mangyayari sa tamang oras ng Diyos. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.